At sinabi po nung doktor is month to live na lang po. Ang month to live yung parents ko. So ako po kasi, OFW po ako. So napauwi po ako kasi doon nga po sa case ni mama. Hindi po kasi namin alam yung kalagayan niya na ganun na po kalala. Kasi ever since may nararamdaman siya, umiinom lang siya ng kung ano nung gamot para ano, maibsan yung sakit. Tapos hindi po namin alam na mga anak niya na may ganun siyang sakit. Kung hindi pa po siya na ospital, kung hindi pa po siya nahimatay, hindi pa po namin malalaman kasi hindi pa siya magpapa-ospital. So nung na-ospital na po, doon po namin nalaman na ganun na po pala kalala yung situations ni mama. So bilang anak, kayo po papapayag kayo na ganun na lang yung buhay ng magulang nyo. So in short po, lahat po ng marinig namin, dinatry po namin sa kanya, pero parang habang tumatagal po, nag-worse po siya. Nandun po yung, maputi po yung mom ko, nangitim po siya, na parang sabi niya kay Doc, parang bangkay na siya doon. Yung hindi na kaya siya ng lupa. Tapos hanggang po dumating na hindi na po talaga siya makaupo, iheta, lahat po ligo, bedridden na po talaga sa bed po lahat. 24/7 po kami palitan magkakapatid na magbantay sa kanya. Kasi may time po na nahihimatay siya. Tapos yung nandun na rin po kami sa point na hopeless na rin po kami. Sinabi na po namin magkakapatid na, sige po Lord, kunin niyo na si mama. Basta para hindi na po siya mahirapan. Tapos nagpa-plan na rin po kami kung saan namin siya papalibay. Kasi talagang wala na eh. Wala na po talaga nakikitang sign. Pero yung faith po ng mama ko sobrang taas. Every time may namasakit sa kanya, lagi po siya nagdadasal. Muslim po kasi kami. Tapos, ayun po. Yung in short po may mga anghel na nagpunta sa bahay namin na hindi ko pa po talaga pinakinggan. Maldita po kasi ako. Kasi alam niyo po yun, yung si Sir Francis po tsaka si Nico, sila po yung pumunta sa bahay, bumabagyo pa that day. Tapos hindi ko pa po sila pinakinggan. Kasi ang dami, sa dami nang natry namin, tapos nag-worse si Mama, ang hirap ng maniwala, di ba po? So, yun po. Tapos nung nag-ano kami sa kanya, kasi in 3 days na uminom siya, nakaupo siyang mag-isa. Nagulat kami doon. Tapos, the next day, nagagalit na siya sa amin, sisigaw na siya. Sabi ng kapatid ko, "Nako, magaling na si mama kasi back to normal na siya." Pinulat po namin. In 14 days po, nakapunta na po siya doon sa office nila, papa, kasi sundalo po yung father ko. So yun po, nakaplakad na siya. Tapos after a few months po, nagpunta na rin po siya dito kay Tom. So para po sa lahat, ito po yung message ko, para sa lahat po ng anak, kaya po ginagawa namin ito. Hindi po para kumita. Kasi po kung sa kita po, malaki po yung kinikita sa labas. Pero yung buhay po ng mother ko, yun po talaga yung pinaglaban namin. Kasi po, ang laki po nung ginastos namin sa hospital, promise. Pero binauwi kami na ang gamot na binigay sa amin, pain reliever lang. Para lang pag nilagnat siya, pag sumakit yung ulo niya. That's it. Tapos ang dami nilang pinagawa sa amin. Tapos tinanggal pa po nila yung hope na mabubuhay pa yung mama ko. In God's grace po, 7 months na pong buhay yung mama ko. 1 month lang po yung binigay nila sa amin. Sobrang pong lakas daw kasi naglakbat siya na nga ako. Nung birthday niya po, dinala po namin siya sa Hong Kong as celebration for her second life. Tapos ayun po, yung ano namin is, yung para dun sa mga hopeless po, meron po akong pag-asa, basta po magtitiwala po kayo, wag po mauunahan ng daw. Yan po yung ano. Ano yung tinutulungan mo ngayon? Eddie, dahil alam mo na yung nangyari kay mama, alam mo na rin ang gagawin mo dyan. Tama ba? So, ang muna mong gagawin, yung tatlong tanong. After the street, umpisahan mo na. The way you did it to your mom, kailangan maipasan yung energy na yan doon sa kapag-alak. Yung mga sumusupport, yung supporting group. Kasi bakit? Yung energy mo ang reason ko ba't gumaling ang nanay mo actually. Without you fighting for that, for her life, kahit na siya ay padasalin, kahit na siya ay malakas ng faith, bibigay siya kung nakita niya na hirap na kayo magkakapatid. Totoo yun. Kasi hindi na yun eh. Pero nakita kasi ng nanay mo kung gaano mo siya minahal.
Kaya inilaban din niya. Yung pagdaling niya is a representation niyan kung paano ka rin niya nilaban. Kasi nung kami po, nung time nandun siya, hindi po namin sinabi sa kanya kung gano'ng kalala niya yung situations niya. Pero alam ko sa sarili niya, alam niya na, na malala na siya. Pero hindi po namin sinabi sa kanya. Tapos kahit po ano yung negative na sinasabi na, yung minsan po kasi magigising kami, nakakubad na po siya. Tapos binibiro namin siya na, kasi parang ang pinamdam niya to, ang init daw po. Tapos sinasabi namin sa kanya, Uma, si Rosanna Roses ka na. Pinapatawa lang po namin siya, gusto lang namin siya masaya. Ayaw po namin na nakikita na may stress siya. Pero behind po ng paglabas namin, talagang tulog po yung luha namin. Kasi si Mama parang palalaan po ng palala. Kasi may tumor sa utak. Oo. So, yung sabi po na yun, sa medical practice, yan yung masisisi kung ano yung ginawa ng doktor. Kasi, limited lang talaga ang magagawa ng medical science when it comes to that level of illness. Talagang sasabihan ka dahil, kasi tinuruan kami para magtanim. Ibig sabihin kasama sa schooling namin yan. Ano? Ibig sabihin, ang lahat ng entirety ng medical practice is based on fear. Based on fear. Ibig sabihin, lahat yan, kailangan, para sumunod ka sa doktor, tatakutin ka muna ng doktor, hindi ka uminom. Patay! Ano ba? So, ganun talaga yun, wala kayong magagawa. Huwag niyo po sisihin din yung mga doktor kasi kung tinuruan naman po sila ng tama, tama din po yung gagawin nila. Nagkataon lang po na tinuruan po kami ng mali, so mali. So yung mga doktor na nagtatanong sa kanilang isipan, bakit ba itong sinumpaan ko ay to provide cure and assist the patients in their healing, eh hindi ko ginagawa. Bakit mas maraming pasyente ko ang namatay ng may sakit at wala yata ako ng pagaling kundi umunsipon lang. Tama ba? Tama ba? Kung may tanong din sila ng ganyan, magbubuksan din ang isipan nila kung ano yung paano ko nabuksan ang sarili ko. So, yung kay mama mo is a wonderful story for you there sa Mindanao. And isipin mo, bakit kaya sa pinagaling? Hindi mo ba napansin sa haba ng panahon na siya ay magaling na, may nagbago ba sa pagtitingin na ninyong mag-iina? Yun ang pinakamalupit na kapalit dyan. Tama ba? Kung ano kayo before, iba na kayo ngayon. Mas nagmamahal na kayo, mas open na kayo ngayon sa isa't isa. Tama po ba? Kasi bakit? Eh ganun talaga eh. When God heals a diseased mother, He heals the entire family. At yung kagalingan niya yan, yung manatagpuan sa ibang paraan kay God lang. So, yung pagkaling ng ni mama mo is for you to appreciate healing doon sa mga kasama ninyo. Marami pa kayong gagaling na nandiyan dyan. And ang tawag nyo kay God is Allah. Tama ba? Marami pang magagalingin si Allah sa inyo. And you will realize, wala naman palang pinagkaiba ang Christianity sa Muslim. Wala talaga. Binasa ko eh.